So, paliwanag natin guys kung paano nag-automatic on yung ating inverter na ating one solar. So, ito ay aking gawa. Ito yung kanyang automatic power on na nakasama na dun sa inverter. So, ito yung sa mga ginagawa ko, sa mga nakasubok na ng ating automatic power on controller para sa one solar saka is not, ay available po siya para mag-automatic yung inverter natin. So, hindi ko na siya kailangan bantayan, kailangan i-on pa sa oras ng na full charge na siya, automatic na siya mag-on basta nakapag-pull ako ng battery. Kung hindi pa siya full, hindi din siya mag-on. So pag naka-on ano lang siya, natin matetesting. So hintayin natin siya mag-automatic hintayin natin siya mag 28. So pag nag 28 na siya, 28.1 at 28.2. So testing natin yung 28.2 niya. So nag-harvest pa lang kasi siya na ngayon. Ayan, 28.2 guys. Pag nag 28.2 yon, so nakita nyo automatic on. Tapos after nyan, papasok yung ating ATS para mag change over dun sa ating load. Okay, so yon, nag change over na yan sa ating load. Makikita mo nagbawas na siya ng battery. Tapos nagkarga na siya ng ating load na 30%. Okay, so nakita mo automatic siya nag off. Ganun din, automatic din siya mag off by LBD ng ating SNADI, ng ating one solar na 25 volt yung ating LBD dyan. So yan lang ang ating system na hindi ko na siya kailangan bantayan. So, bahala na siya mag on off. So yan yung isang version na ginawa ko. Medyo may kamahalan lang kasi siya guys, kasi syempre yung mga materials din ay hindi naman din libre, binibili din natin by Shopee. So kung nagpapatong ako, maliit lang, syempre binili ko din yung materials, kailangan meron din naman percent kahit po konti, diba? So dahil yun, kung gusto nyo magkaroon ng abil ng ating automatic power on, thank you sa mga unang nag-abil, saka sa mga unang nag-abil ng ating automatic on, comment down naman dyan sa mga ating sa ating video, sa mga nakapag-try na ng ating automatic power on. So yun lang, thank you for watching guys.